Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po dito sa ating banal na pambansang dambana ng Poong Nazareno. Ang misa pong ito ay ang unang misa para sa triduum ng paggunita at sa pagpapakasakit ni San Juan ang tagapagbinyag at martir. Nais ko pong ialay ang misang ito para sa isang kaibigan, para kay Cora Comilla sa pagdiriwang na ng kanyang kaarawan. At para rin po sa ating mga intentions. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa.
Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Poon, alang ang may lika ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlagan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagimbabaw. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba.
dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na ginagawin niyong masahul pa kaysa sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para sa'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpan niya yon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpan niya yon at ang mga tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpan niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Kapatid, ako po si Father Vlad Echalas ng CBCP o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pamilyar tayo sa mga salitang pariseyo at mga eskriba, di po ba? Palagi natin narinig ang mga salitang ito. Palagi silang nagiging kaaway ng Panginoon. Pero sino po ba sila at bakit ganon katindi ang mga salitang binitawan ng Panginoon sa ating Ebanghelyo laban sa kanila sa ating Ebanghelyo ngayon? Ang mga pariseyo at mga eskriba ay ang mga political at spiritual leaders noong kapanahunan ni Jesus. Sila ay mga miyembro ng tinatawag na Sanhedrin o ang sa atin ngayon ay Supreme Court. Kaya may mga pinag-aralan ito at malaki ang kanilang otoridad sa mga tao. Binatikos ng Panginoon ang mga pariseyo at mga eskriba sapagkat hindi naman talaga nila nasusunod ang kanilang mga tungkulin bilang mga leader ng sambayanan at ng simbahan. Kung naririnig natin ang mga salitang ito, ang unang pumapasok sa atin ay yung mga pari, mga pastor, mga diakono, ang obispo sa ating panahon ngayon. Subalit, hindi lang po ito para sa aming mga pari, kundi para sa ating lahat. Sapagkat, wala na ang mga pariseyo, wala na ang mga eskriba, pero nandadyan pa ang kanilang espiritu sa gitna natin. Sa anong paraan po? Tayo na binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan upang mamuno sa iba't ibang pamamaraan. At katulad din ng pagbigay sa atin ng sambayanan at ng lipunan
ng iba't ibang mga antas na tungkulin sa ating bayan. Kesyo, ikaw ay isang magulang, isang teacher, boss ng isang kumpanya o ng isang food chain o ng isang opisina sa aming mga pari, sa isang parokya, sa isang obispo, ang diocese. Binibigyan tayo ng kapangyarihan na mamuno sa iba't ibang pamamaraan. Ang tanong sa atin ay, paano natin ginagamit ang kapangyarihan niyan sa mga taong nasasakupan natin? Paano ba natin sinasagawa ang ating pamumuno sa ating mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, sa mga parokya natin? Ang turo sa atin ng PCP 2 o ang pangalawang konsilyo ng Pilipinas ay servant leadership. Na ibig sabihin na kung ikaw ay itinalaga ng lipunan, itinalaga ng simbahan, at binigyan ng kapangyarihan ng mamuno, ang pamumuno ay dapat na gamitin upang pagsilbihan ang mga tao. Hindi yung ikaw ang boss, ikaw ang kura paroko, o ikaw ang may-ari ng isang kumpanya, ang tingin mo sa lahat ay mga busabos, parang mga slaves. Di po, kinakailangan na gamitin natin ito sa paglingkod sa kanila. Parang naalala ko yung mga pag-uugali ng mga, alimbawa, ng mga boss natin. Siguro, napanood niyo yung the Devil Wears Prada, di po ba? Na yung may boss ng isang clothing company, akala niya sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, na parang sa tingin ng iba ay parang demonyo na siya. Para din itong yung mga boss natin diyan sa mga opisina natin o diyan sa mga food chain, di naman kanila yung mga kumpanyang yan o yung mga pinagtatrabawan, pero akala mo parang sila na yung may-ari at ang pagtrato sa mga empleyado ay parang, yun nga, parang mga busabos. Huwag po tayong ganun, mga kapatid. Sapagkat, kung paano sinabihan ng Panginoon ang mga parisiyo at mga skriba sa ating ebanghelyo, ay ganun din tayo ngayon. Diba sa Spider-Man, comes the power, there is responsibility. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin, kahit yung pinakasimple sa atin, binibigyan ng kapangyarihan, mamuno o pamunuan ang mga maliliit na mga pamilya at sambayanan. Gamitin natin ito sa tama, sa pagsisilbi, sa bayan at sa sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mula sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating isip at puso sa Diyos Ama at dinadala rin natin sa Kanyang harapan ang ating mga pangangailangan, ang ating tugon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, nawa ay magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo.
Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Sa ilalim ng ating mga puso, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkalob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan Bautista sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakpan sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna. Ang tagapagbinyag na si Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Katawan ni
Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasan, ganap dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos, dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilo sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dakilang kaloob na aming tinatanggap, tanda ng pag-ibig ng Diyos at paglingap. Sa krus inialay sarili niyang buhay, ngayon sa altar siya pa rin nag-aalay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement.
Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, August 27, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Cruzeiro, LRMS, Parochial Vicar ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene. Sa August 29, 2024, Webes, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng ating simbahan at ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father June Sescon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pagkikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan Bautista, ipagkalob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak namin lalo ang pagganap ito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ako magbigay ng final blessing, mag-pray over po ako sa mga may sakit sa inyo at pati na sa mga nakikipagdiwang sa ating online mass. Kaya manahimik muna po tayo, iyuko ang inyong mga ulo, ilagay ang inyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagaling at paghilom habang ako ay nagdadasal para sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyariang Diyos. Amen. Ipakita nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa inyo at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Sumilang nawa sa inyo ang muka ng Diyos at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Biren Maria, pagpalaing kayo na makapangyariang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo tayong taglay ang diwa at pag-ibig ni Kristo. Mabuhay po ang poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, minamahal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.